Okay lang na ako masaktan. Huwag lang ikaw. Ganito talaga pag special sa'yo yung tao. Anong pinagsasabi mo? Jimbo, I love you. Anak, may tinitingnan kita. Naalala ko yung ginawa ko sa mama mo. Dahil pinabayaan mo si mama? Yeah, anak. Totoo lahat yung sinabi ni Ben. Hindi ko sinasadyang mabaril ang mami mo. Inamin na ng papa mo na isa siya sa may kasalanan ng pagkamatay ng mama mo. Nakahandaan akong pagbayaran ng lahat ng kasalanan ko. At mawawala na naman kayo sa akin. Kayo na naman tayo. I'm sorry, Lucas. Sinira ko ang buhay mo. Dati, galit ako sa papa ko. Pero ngayon nakulong siya, parang nalulungkot pa rin ako. Because he's still your father. At kaya nga niya tinuwid ang pagkakamali niya dahil mahal ka niya. Pero paano po sasabihin sa kanya? Pakawalan mo lang kung anong nararamdaman mo before it's too late. Alam mo, anak, kasalanan ko yan. Pero ako yung gumawa ng rason kung bakit nagkalayo tayo. Pero ba't ganun pa? Kailangan mo. Malayo na magkabanggaan tayo. Ngayon ko nalaman na madali pala kayo lapitan. Nakakulong na kayo, tsaka na-realize na kailangan ko pa kayo. Ay, napatakad na ba ako, anak? Gusto ko na po kalimutan lahat ng nangyari pa. Alam mo, anak, maski nakakulong ako, pipilitin kong pag-aralan maging mabuting ama para sa'yo. Maski nasa malayo ka. Sana makalabas na kayo ba? Gusto ko na magkasama tayo ulit. Sana, anak. Ito pa rin mo yung lahat mo pa. Alam ko kaya mo yan. Alam ko kaya mo yan maski mag-isa ka lang, maski wala ako. Dahil may tiwala ako sa'yo. Hintayin kayo malabas pa. We'll miss you, Dad. Tato ka ba? Ha? Hindi ko naman kinusta to eh. Na maging ganito maramdaman ko sa'yo. Kung para sa'yo, mali na ma-inlove ako. Pero para sa akin, ito ang pinaka-importante nangyari sa buhay ko. Tato ka! Taxi. Umuwi ka na kaya. Diretso ka na sa bahay niyo. Okay lang po. Gusto po kasi kausapin si Cindy. Ay, nako. Bahala nga kayo. Sige, pasok na ako, ah. Natutuwa ako kasi okay na kayo ng papa mo. Ganun pala pakiram na pa nagpatawad ka na. Pag tinanggo pa na yung taong mahal mo. Nag-promise ako sa kanya, eh. Ito pa rin ko lahat ng pangarap niya sa akin. Kaya mag-aaral mabuti sa States. Pupunta ka na ng Amerika? Hindi pa naman sigurado yun eh. Pwede pa rin magbago. Sana na lang. Sana dito ka na lang. Pero yung talaga gusto ng papa mo, sino ba naman ako para pigilan ka, diba? Best friend ko na si Bas. Mahirap din naman na iwasan si Bas.
Pero okay na rin yun. Mahirap naman kasing makasama yung taong wala namang gusto sa'yo. Sana lang parang sulat na lang yung feelings. Parang madali lang burahin. Lucas! Anak! Good news! Ano ba yung good news, Joe? Be, pwede ka na raw makakuha ng makeup exam, sabi ng mga teachers mo. Kaya, nako, mag-aaral tayo, magre-review tayo, ha? Ang sa ganon, mapunta ka sa senior na next year. Aba, eh, kung suswerteng ka pa nga, astig ka. Sa US ka pag-graduate. Paano po si Cindy? Paano yung friendship namin kung sa States ako mag-aaral? Ito naman, kala mo, end of the world na. Friendship nyo! Eh, anong ginagawa ng internet? Anong ginagawa ng telepono? Hindi naman porkit sa ibang bansa ka na, hindi na kayo magkakausap, hindi na kayo magkikita. Gusto mo, dalhin ko pa si Cindy dun eh. Sa loob ng isang araw, back and forth. Mag-coffee lang siya. Nakakalungkot lang kasi Ninong. Siyempre, ang tagal namin nagkasama, tapos kakayuri na kami. Kalungkot nga, pero alam mo, Lucas, bata pa kayo. Mas maganda niyan, tapos muna kayo ng pag-aaral, gumawa kayo ng magandang trabaho, pag-settled na kayo pareho, pag nagkita kayo, iligawan mo si Cindy. At pag sinagot ka, magpakasal kayo, magkaroon kayo ng pamilya, di ba mas maganda yun? Mas maganda ang kinabukasan ng bawat tao, pinaghahandaan. Di ba? Mag-aaral ka muna mabuti. Okay? Mukha ka ng matanda. Uminom ka ng juice. Cindy? Hindi ko po kayo naman sinagad. Sakit naman. Ano kaya, ma'am? I'm okay, I'm okay. Hindi, sige, wala kayo. Okay, okay, okay lang ako. Clinic agad? Cindy, ano bang nangyayari sa'yo? Parang wala ka sa sarili mo. Are you okay? Si Lucas naman po kasi. Sa States na daw po siya mag-aaral. Yun lang ba? Ayaw mo ba noon makakakita siya ulit ng snow? Hindi katulad dito sa atin, ang init-init. Ayan, pinapatawa lang kita. Ngayon pa nga na po, nalulungkot na ako eh. Parang hiro po kasi masanay ulit na wala na siya dito. Anak, congratulations ha. Sinabi ng coach mo sa akin na may award daw kayo ni Jimbo sa basketball ninyo. Anak, magsa-shopping tayo. Bibili tayo ng mga bagong damit mo, ha? Oh, bakit? Ba't wala ka na naman, Kibo? May problema ka na naman ba? Anak? Nga pala. Si Jimbo, hindi ko na napapagkita dito. Bakit hindi na siya nagpupunta? Hindi na po yung pupunta dito. Hindi na rin ako papansinin nun. Bakit naman? Gago kasi ako eh. Sinabi ko na mahal ko siya. What? Kayo talaga mga kabataan, isipin mo na lang to, kahit magkaibigan kayo, pag hinadlangan mo siya, ang tawag doon, selfishness. Tama lang po kayo doon. Siguro nga selfish na ako. May miss ko po kasi siya pag umili siya eh. Tulad ng dati. I understand. Pero makakasurvive ka naman eh, di ba? Katulad namin ni Matthew, kahit magkahiwalay kami, nami-miss namin ang isa't isa, pero we know that we are faithful to each other. We trust each other. Kayo din ni Lucas bilang magkaibigan kayo. Tuparin niyo lang ang mga promises sa isa't isa. Ayusin ninyo ang future ninyo. And I'm sure you will be happier with each other. Ay, hindi ko na mapigilan. Sabi ko kay Jimbo, mahal ko siya. Kaya yun, nagaling. Ang sakit. Anak, hindi madali yung ginawa mo. Pero hindi rin yun mali. Natutuwa na ako na natanggap mo na ang sarili mo. Anak, si Jimbo, isa lang yan sa hindi makakatanggap ng madali
at maintindihan kung ano ka. Marami pa yan. Ako nga dati, ginawa ko ang lahat para makita ng iba kung sino ako. Hindi dahil gusto ko sila i-please. Pero kasi yun ang totoo. Naalala ko nga yung sinabi sa akin ng Lola Rose mo sa akin nung 15 ako. Sabi niya, "Anak, wala namang mababago. Wala namang pagmamahal na mababawasan. Pero isa lang, anak, ang hinihiling ko sa'yo." Sabi niya, "Huwag na huwag kang gagawa ng kahit na anong bagay na magiging kahihiyan mo at magiging kahihiyan ng buong pamilya natin." Anak, yun ang gusto kong matutunan mo. Si Jimbo, in time, maintindihan ka rin yan. I promise. Kasi kung talagang magkaibigan kayo, anak, yun ang mas tumatagal. Mag-sandwich ka, anak. Kasi yung drama-drama nyo naman eh. Kasi nga, ay, oh. Oh, nak! Bakit? Saya ka, ah. Ay, gunyas ako. Ano yun? Nanalo ka sa luto, nak! Ha? Tumataya ka ba? Hindi po, hindi po. Oh, ano? Ano? Ay, may award ako sa music club. May award ka sa music club? Oo, oh, tapos next year, scholarship daw ako. Oh, ang galing-galing ka naga na yan, nak-nak! At mayroon pa isang good news. Meron pa? Academic award daw ako. Uy! Ngayon namin nangyari, ha? Aba, eh, siyempre, kanina pa magmamana yan? Siyempre, nai, nag-aaral ako mabuti. Sa Abbas, buti na rin po yung tinuruan ako ni Sara. Siya po ang inspire sa akin mag-aaral mabuti. Si Sara! Alam niyo, oh. Gusto na ako yung batang yan, eh, si Sara. Kasi talagang God influence talaga, no? At ano siya? God influence! Ay, ay, ay. Gusto ko na nga siyang kaulitan. Gusto ko na rin po yung banding namin. Sayang, hindi ko mag-share sa kanya itong award ko. Sana dito siya, no? Sa amin, tsaka nadrama ng mga kaklase ko. Ayaw mo ang makipag-iyakan doon. May bibigyan niya sa ako sa'yo, eh. Di ba mahilig ka sa bell? Oo. Pero, sign to na ang pagiging popular ko dito sa school dati. Pero dati pa yun. Bakit? Hindi ba pwedeng maging sign yan ng friendship natin? Something that will bind us together. Something that will make us friends. Forever. You mean hindi ka nagalit sa akin? Eh, nakakasawa na kasi kaibigan yung laptop, libro, laptop, tapos libro na naman ulit. Nat, I don't want to lose you as my friend. Thank you, Sarah. Mo, hindi ako nang mawala ka. You're my one and only best friend! Anong meron? Si Genius at si Petey mag-best friend na. Cool ba yun? Oo! Cool yun! Ha? Kaya? Wow! Dueta! In fairness! Magiging dalawa ko nangyari ng pansin doon. Parang nakibasa ng mga buwan. Go to your house na lang. It's so boring here. Yeah, let's just do a DVD marathon of Endless Love. Alright, bye! So, paano guys? Kita-kita na lang next year. Mag-practice kayo ngayon summer, ha? Sumali kayo sa mga liga. Sige, kita-kita na lang, ha? Cha-champion tayo next year. Okay. Okay, wala.
Pare, ano, practice kayo, alam nyo. Sige. Sa barangay nyo, Butchoy. Iga mo dyan. Tek. Jimbo? Paano ma? Fourth year na naman ako. Hindi. Pasado ka. Talaga ma? Oo. Oh. Nag-credit na ako. Nag-graduate ka na. Nag-college ka na. I'm so proud of you. And I'm sure, kahit nasan man ang dad mo ngayon, I'm sure proud siya sa'yo. I'm so proud of you, Ana. Yes, ma. Sige, sige, sige. Go back na. Ano pare? Narinig mo yun? Masado ako. Nag-graduate na tawa ko. Hindi ka nagalit sa'kin? Medyo lang. Pero ano mo, tama ka rin. Ikatano, sino ka pa man? Markada pa rin kita eh. Basta walang taluhan ah. Ako tong si Jimbo. Barkada ako. Okay? Promise. Barkada lang. Tara. Aray! Sabi ko lang sa'yo na walang taluhan, di ba? Parang dati lang naman to, di ba? Nakbay naman kita dati. Iba na ngayon. May Malaysia na sa'yo. Ayos ka. Tara. Pare. Himip tayo sa ano. Since. Para sa'yo? Ano to? Buksan mo. Para sa akin? Para pag nasa States ka na, ibabalik-balikan ka pa rin dito sa Pinas. Pahig ka na doon ako mag-aral. Pahig na akong gumantang yung future mo. Basta tatandaan mo, dapat may kasulubong ako, ah. Hindi. Gusto ko, pagbalik mo dito, hindi na ako yung imong Lucas, ah. Dapat, ikaw na yung masayahin. Promise mo sa akin yun, ah. Nagawang mali sila na namatay si Mama eh. Ito lang yung chance ko para itama yun. Ang hirap para sa akin na layuan ka. Pero gusto ko nang baguhin yung sarili ko eh. Para maipagmalaki man ako ng mga taong mahal ko. Ay, Papa. Ikaw. Hindi ako naman sila eh. Tsaka tama naman sila. Masyado ba tayong bata para matal sa isa't isa, di ba? Tsaka, di ba, baka pag magkalapit tayo, magkamali pa tayo, di ba? Okay na rin to. Para na rin sa future natin. Pero huwag kang mag-alala. Mag-i-email ako. Gusto mo mag-chat tayo araw-araw kahit buong araw pa. No promise ko lang na babalik ka. Okay na ako dun eh. Sa buong summer nandito ako, kahit nang dati. Thank you.
summer na naman. 1 year na pala ang nakakalipas simula nung umalis si Lucas papuntang States. Talaga? Nag-aaral ba kayo ng mabuti? Ang dami nangyayari sa St. Clair nung mawala siya. Kagaya na lang nila Av, tsaka ni Coach Ted, na after a few months, naging sila rin sa wakas. Barkada pa rin sina Jimbo at Daniel. Pero syempre, minsan, nadadala pa rin si Daniel ng feelings niya. By the way, naglantad na rin sa wakas si Daniel, pero sa barkada lang. Si Natalie, sikat na ulit siya. Pero hindi bilang Queen Bee, ah. President siya ng drama club. O, diba? Sinasarat basta naman, okay na ulit sila. In fact, pinapormahan na ni Basta si Sarah. Ay nadarama ko rin, kaya giti, giti, giti aking ngayon, hanggang ang puso ko'y mabalik. Giti, giti, ang pantawag sa puso ko'y sa'yo lamang, sa'yo lamang, uuwi. Ako naman, eto, naghihintay pa rin sa promise si Lucas na uuwi siya every summer. Sana, pero kung malabo eh. I'm sure busy yun sa States. Uwing kita'y nakikita, ako'y na. Lucas! Akala ko hindi ka nauuwi. Pwede ba naman yan? Di ba nag-promise ako sa'yo? Ang dami kang pasalubong sa'yo. Kailangan yun. Ngiting mo palang sobra-sobra na eh. Gusto mo na tayo sa resort? Ano sila mama? Kain tayo? Kada summer nandito si Lucas. Yun ang promise niya. Kada summer hanggang sa dumutang isang summer na pwede na raw akong ligawan. Pero sa ngayon, in-enjoy lang muna namin ang pagiging bata. Sabi nga ni Daddy, may tamang oras para sa love.